Hello! Good morning. Good morning. Tingnan niyo naman, morning na morning. Ang liwanag. So, it's actually 4 o'clock here. Pero ganito talaga siya. Tapos, magsasundown siya around 8. Ganon. Anyway, so, pupunta ako ngayon sa vaccination. This is my vaccination day. And today is my second dose. And so, bawal kasing mag-video doon. Actually, sabi naman ni Luvin, hindi naman daw bawal. Kasi, parang, ako naman yung i-video ko. Pero, yung dati kasi, ang sabi niya sa akin, HIPAA violation daw na mag-picture ako doon. And gusto ko naman i-take ng picture yung vial. Pero sabi niya, HIPAA violation daw yun. Anyway, sumunod na lang kasi wala namang sense kung ipaglalaban pa natin. Okay, choose your battles, di ba? So anyway, I'm getting a free dose. And I know, free din naman to sa Pinas. Pero, Pinas, what's up? March pa ako nagpa-schedule. Wala pa rin naman ako schedule. So, noong 2 weeks ago, ang nangyari is, 9 a.m, nagpa-schedule ako. Kasi, syempre, yun naman yung isa sa mga reasons kung bakit okay bumunta sa US ngayon. Kasi, they have a lot of vaccines, tapos meron pang iba ayaw mag-take. So, sobrang dami ng slots for vaccination. Tsaka, 80% vaccinated na daw sila. So, yung ano nga, pinagalitan ako sa CVS. Nung taga-turo, sabi niya, "You're late!" Akala ko, "I'm on time!" Hindi naman ako late sa appointment. Ang sinasabi niya pala, late na daw ako nagpaturok. 80% of Americans daw, naturukan na. Tapos, noon lang ako nandun. Siyempre, hindi naman ako hindi na ako nagsabi ng, "Eh, hindi naman ako taga dito," or ganun, or mag-excuse ka pa, or whatever. Tinanggap niya. Kasi, ayaw ko mabay yung discussion. Choose your battles. Parang, eh ano naman, kung mapatunayan mong, this is an opportunity that I didn't have previously. May mangyayari ba? Wala naman. So, ano, parang feeling ko haggard siya. So, since haggard siya, sige, mag-ano-ano-ano. Bahala ka dyan, magalit ka, or whatever, mailabas mo lang, whatever. Basta ako, meron akong turok. Yay! So, yun. Tapos, so, nagturok siya dito. Hindi masakit yung pagtuturok nung first. So, titingnan natin kung ngayon, mamaya sabihin ko sa inyo kung masakit, kung nahilo-hilo ba or what. Pero, inantok ako. Inantok ako dun sa first na turok. So, kayo ba? Ang nangyari 2 weeks ago, 9 a.m. ako nagpunta sa CVS website para dun sa turok. Ang CVS, ano lang naman yun, parang Mercury. Pero doon eh, meron sila. So, doon na. Ang dami dito na parang mapadaan ka lang sa mall, meron yung we give vaccinations, ganun-ganun. Walk-in, ganun-ganun. Pero syempre, nakakapagpa-schedule na ako sa CVS, edi yun na, diba? Tsaka mas malapit yun dito sa bahay. Kasi kapag gumagala kami, doon kami sa malayo. Ano kasi dito? Probinsya. So, ayun. Tapos, 9 a.m, diba? Punta ako sa website nila. Alam nyo yung schedule ko? 11 a.m. Ang galing eh. Sana maging ganito rin tayo, no? Anyway, ba't ako nagtatagalog? Nung una, kasi itong channel na to, ginawa ko to para sa, ano ko, sa jowa ko. So, hindi siya marunong mag-English. So, hindi siya marunong mag-Tagalog. So, ngayon, hindi nag-English ako. Eh ngayon, magkasama na kami. So, hindi naman ako makapag-Tagalog. So, ngayon, ito. Yan.
Actually, nung last year, na-stuck ako dito, di ba? 9 months ako dito. Kasi na-stuck ako dahil walang flights papuntang Pilipinas. Laging nakakancel yung flight ko. Parang like seventh na flight ko, yung natuloy. Yung 6 flights na nauna, na-cancel lahat. So, kaya nag-stay ako dito ng 9 months. Tapos, nag-apply pa ako ng extension. Nagbayad pa ako ng extension. Kasi nga, yung mauwi. Tapos, syempre, ayoko naman na ma-invalidate yung visa ko dahil nag-overstay ako dito. So, ayun. Yun nga. So, anyway, actually, malaking tanong yun. Pag-usapan natin yung tungkol sa visa and Kemerut some other time. So, hinihintay ko lang yung lift na puntahan ako dito. Kasi, kinuha yung... Meron sila dito yung delayed na sundo. Meron yung preferred, which is susunduin ka na right then and there. Meron yung may 15-minute delay or 10 minutes ba? Tapos meron pang 25 minutes delay. So, pag okay lang sa'yo na 15 minutes delay yung pagsundo sa'yo, merong mga $2-3 na bawas. Tapos pag 25 minutes, meron pang $2-3 na bawas din. Eh kaso hindi naman ako pwede maghintay ng 25 minutes kasi malilate ako. Baka masabihin na naman ako ng you're late! I'm late pa rin naman dun sa konsepto niya ng late. So, yun. Ano pa ba? Meron ba kayong tanong? Tiyari. Kala mo live! Nagtatanong, meron ba kayong tanong? Alam nyo, mukha akong baliw dito kasi nakikipag-usap ako sa camera. Kasi nga, wala rin makakausap. Lumayas yung jowa ko pumunta ng somewhere. Business camera. Kaya, ako lang mag-isa. So, una sa lahat, wala na nga akong makausap ng Tagalog. Tapos minsan tinatagalog ko siya. Tapos, syempre, walang mangyayari. Walang sasagot sa akin. Yun yung kaligayahan ko sa buhay, makapagsalita ng Tagalog. So, ngayon, yan. Actually, nung na-stuck ako dito last year, kaya ako nag-start ng vlog-vlog kasi na-realize ko, oo nga, no. Pwede kong kausapin yung camera ng Tagalog. So, yun. Tsaka, yun syempre yung sama ng loob ko na nakakancel yung flights ko. Nung last year? Nung 2020. Siyempre, mailalabas ko sa kanya yung English, pero asan ang emosyon? Nasa Tagalog, di ba? So, sabihin niya naman kung meron kayong gustong puntahan ko dito. Kasi, so, para dun sa mga hindi pa nakafollow, please follow Pasabay Best. Ano yun? Page yun ng Pasabay. So, para dun, nag-check ako ng mga stores, ganun-ganun. So, nagpo-post ako dun sa page na yun ng mga shopping tours kay Merut. Pero kung meron kayong non-shopping related na gustong video, sabihin nyo, para may content din naman ako. Oy, paki-subscribe na din yung We Buys Things. Yan. O diba, dami kong time kasi hindi ako masyadong ma-social media pag dito eh. Hindi ako masyadong ma-Facebook kasi marami akong ibang gustong gawin. Diba, babakasyon ko na lang, Facebook ko lang lagi. Tagal ng lift. Kalam, 150 din yung natipid ko. So, pag, ano ka? So, ang lift ko, from here, going to there, $13. So, ano yun? 600. Kainis, diba? Buti sana kung pang US yung sweldo ko. Boss! Hindi kasi Filipino company naman yung work from home ako. So, pwede akong lumayas kung saan, kahit saan ko dalhin yung trabaho, pwede. Kaso, pang Pilipinas yung sweldo mo. Alat na yung magagawa. Malapit na siya. Pagdating niya, bye! Charit! Papakita ko sa inyo yung daanan. Pero hindi yung ano. Paalis na rin, hindi yung neighborhood.
Pero paalis na kami dito. So, pag paalis na kami, papakita ko sa inyo yung neighborhood para wala lang, trip niya lang. Nang makita niya lang. Hala, be ready daw. Be ready. Be ready. You have to have a mask. Ayan. O, diba? Ready. Lawag naman yung mask ko. Tingnan nyo, pag nakamask, parang antangos ko, diba? Alam mo itong eye bag na ito, nakakairita. O. Ayan, nandito na yung lift. Alright, I'm just asked to wait here for 15 minutes in case I get dizzy or anything like that. Hi, ayan. Good morning. Actually, hindi na good morning kasi past 12 na. So, kamusta ba yung vaccine? Ano, medyo haggard yung second vaccine. Yung first vaccine ko kasi, inantok lang ako. Tapos itong second vaccine, sumakit yung ulo ko, sumakit yung katawan ko, yung likod ko lang naman, sumakit yung likod ko. Tapos ito, mahirap siyang iangat kanina. I mean, masakit. Pero ngayon, may kirot pa din pag inangat mo ng ganun, parang ano, anong feeling? Basta parang namamaga. Yung feeling ah, pero hindi kasi siya namamaga. Pero pag ginanan mo, parang may ganong feeling na mabigat. Pero ngayon, hindi na masyado. Natulog lang ako ng 12 hours. Yun lang yung, I guess yun lang yung solution ko sa buhay. Kasi ayoko din mag-painkiller and ano, hindi ko trip yung umiinom ng ganon. So, ayan. So ngayon, okay lang naman siya. And kung if I knew na sasakit yung sasama yung pakiramdam ko or sasakit yung katawan ko, would I have taken the vaccine? Oo naman. Kasi it's such a small price to pay for the convenience of having a vaccine. Kasi kunwari, paglalabas ka, kasi a lot of people here don't wear masks anymore. So, paglalabas ka, syempre kung hindi ka vaccinated, ano, kakaba-kaba ka, ganun. Kahit na mag-mask ka, syempre, nakakakaba pa rin. Lalo na all around the place, mga tao hindi na nakamask. So, yun. Plus, syempre, hindi, kung magka-COVID ka man, hindi, supposedly, diba, ang theory nila is, kung magka-COVID ka, tapos vaccinated ka, hindi naman magiging malala yung sakit mo. So, anyway, yon. I hope you enjoyed this video. Thank you for watching. And please like, subscribe, comment, whatever. Gawin nyo lang kung anong gusto nyong gawin. Huwag kayong mag-dislike, ha? Makairita. Pagod ako. Ano ba ginawa ako? Pagod ako. So, sa next video na lang. Okay. Bye!